Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento dito sa mundo ng misteryo at kababalaghan. Maagang dumating sa aming bahay o sa labas ng aming nakasaradong bakuran ang dalawang sina Mang Octavo at si Mang Clarito. Paulit-ulit na nga nilang tinatawag ang pangalan ni Itay Kano. Ilang sandali lang ay nakita na rin namin na dumating na rin ang tatlong sina Mang Rudy, Mang Iko at si Lolo Berhil, alinsabay ng kanilang pagsulputan sa labas ng aming bakuran ay siya namang paglitaw ng tatlong magkakasamang sina Mang Alfredo, Mang Ilyasar at si Mang Tonyo. Magkakahalong saya ang kasalukuyang nooy mababa na aga sa kanilang mga hitsura. Saya at pag-aalala para sa nalalapit na laban ng aming panabong na si Malaginto at ng kinatatakutang iniilagan ng mga sabungerong may mutya ang legendaring magsasabong na si Lolo Pedro at ang binansagang ang manok ni San Pedro. Pinapasok ko agad sila sa loob ng aming nakabukas na pintuan ng aming bakod na gawa sa kawayan. Lumapit ka agad sila sa nooy nakasombrerong pabilog na si Itay Kano. Bagong ligo si Itay at merong malinis na kasuotan. Pagkalapit nila kay Itay ay bumanat ka agad ng mga kataga itong si Mang Tonyo kay Itay. Kaibigan Kano, kanina nang kaming tatlo ay naglalakad sa daan papunta dito sa inyong tahanay ay may nakita kami at makakasalubong sana sa daan at nasa apat ang kanilang bilang. Hindi namin sila mahitsurahan, kaibigan Kano, dahil sa bigla na lamang silang lumihis ng daan. O ang ibig kong sabihin, kaibigan Kano, ay nag-iba sila ng daan. Ang may pagtatakang sabi ni Mang Tonyo kay Itay Kano. Siya nga, kaibigan Kano. At alam namin at natitiyak naming nanggaling ang mga ito malapit o sa labas ng inyong tahanan. Dagdag namang pagkakasabi ni Mang Elisar, dahilan upang silang lahat o kaming lahat ay nagkatitigan sa isa't isa. Nagtataka at nagtatanong ang aming mga mata kung sino ang mga kalalakihang binabanggit nila. Mag-iingat kayo palagi, Kano, dahil talagang malakas ang kutob kong nasa paligid lang sila at nalalapit na nilang gawin ang masamang balak nila sa inyo o maging sa inyong Malagintong panabong. Ang sabi naman ni Lolo Berhil kay Itay Kano. At pagkatapos ng kanilang mga pag-uusap na yon ay magkakasama na nga kaming naglakad papunta sa aming mismong sabungan. Pagkarating sa aming mismong sabungay ay nagkagulo ang mga tao sa labas ng sabungan, nagbubulong-bulungan at nakaagaw sa aming mga atensyon. Ang tatlong sina Lolo Pedro at ang kanyang dalawang mga apo na nooy, nasa loob na sila ng sabungan. Puting-puti ang kanilang mga suot na mga damit na katulad ng kanilang panabong na isang ugis. At kung kaano kaputi ang buhok, biguti at balbas nitong si Lolo Pedro ay ganoon din ang balahibo ng kanyang ugis na panabong sa lahat ng mga naunang laban ng aming Malagintoy. Ang araw na yon lang ang masasabi kong naging maingay ang bulong-bulungan ng mga tao sa labas ng sabungan. Sa tingin mo, pare, kayang-kaya-kayang patumbahin ng Malagintong panabong ni Kano ang ugis ng tinawag at tinaguriang tanyag at kilabot na si Tatang Pedro? Ang tanong ng isang mamumusta sa kanyang katabing mamumusta rin habang sila'y nakatingin sa gitnang bahagi ng sabungan kung saan ay makikita nang magkaharap na sina Itay Kano at Mang Iko, tala si Malaginto at si Lolo Pedro. Hawak nito at hinihimas nito ang kanyang ugis na panabong at sa kanyang tabi namay makikita ang kanyang dalawang binatang mga apong parehong mga mahuhusay na mga magtatari. Ang totoo, pare, hindi ko rin alam. Oh, hindi ko masasagot yung tanong mo na yan.
Kasi ang totoo niyan, pare, ay naguguluhan na ako, pare. At parang sasabog na ang ulo ko. Dahil hindi ko alam kung kaninong panabong ako pupusta. Sagot sa kanya ng kanyang katabing isa ring mamumusta. Isang magandang salpukan, bakbakan ng dalawang mga pag-aaring mga mandirigmang panabong ang ating masasaksihan ngayong araw na ito. Sabihin niyo na kung kanino kayo pupusta sa ugisba na pag-aari ng tanyag at kinatatakutan ng lahat ng mga sabongerong may mutya na si Tatang Pedro o sa malagintong panabong na isang hari ng sabungan at pag-aari ng ating kabaryong si Kano. Ang pasigaw na pagkakasabi ng matandang sintensyador ng sabungan, samantalang makikitang kalmado lang ang tigmagkabilang panig si Tatang Pedro at si Itay Kano. Pinatarian nga ng Kristo at ng sintensyador ng sabungan ang kanilang mga mandirigmang panabong. Aligaga ang Kristo at sintensyador ng sabungan sa pagkulikta ng mga perang pusta. Ganoon po kasi, Sir Jess, ang uso noon. Iwan ko na lamang po sa panahon natin ngayon kung ganoon din ba ang patakaran sa mga sabungan. At pagkatapos na makargahan ng tig-isang tari ang kanilang mga manok panabong, ay pareho na nga silang pinagharap ng sintensyador sa gitnang bahagi ng sabungan si Itay Kano. Dala ang aming gwapitong si Malaginto at si Lolo Pedro. Dala ang kanilang ugis na panabong. Pagkarating nila sa gitnang bahagi ng sabungay, katakatakang bigla na lamang na umihip ang hangin sa paligid ng sabungan. Isang pamilyar na ihip ng hangin at bango sa paligid ang aming kasalukuyang nararamdaman at nalalanghap ng mga oras na yon. Ibang klase ito. Isa lang ang ibig sabihin ito. Isa itong bakbakan ng dalawang mga mandirigmang mga panabong na nasa pag-iingat ng dalawang mabubuting mga amo. Yan ang kasalukuyang nasasaksihan ko ngayon sa paligid ng sabungan. Ang wika ni Lolo Virgil, ilang sandali pa eh. Magkasabay na nga nilang pinagharap ang dalawang mga panabong. Tumuka ang mga ito ng halos magkasabay at magkasunod. Pagkatapos nilang alisin ang mga kaluban sa bawat isa, inilapag na nga nila ito sa sahig ng sabungan kasabay ng kanilang paglayo sa dalawang panabong. Kapansin-pansin sa kanilang dalawa na parang wala silang interes na pumusturang parang papasugod sa halip, ay pinakikiramdaman lamang nila ang kanilang mga kilos. Nakabibinging katahimikan na ang nooy maririnig sa labas ng sabungan. Kalmadong pareho ang dalawang panabong na katulad ng kanilang mga among si Itay Kano at Lolo Pedro. Ilang sandali pa'y magkasabay nilang pinalo ang bawat isa. Sa paraang lumipad silang pareho at nagpang-abot sa ere. At kapansin-pansin na pareho ang paraan ng kanilang pag-atake sa isa't isa, ang paraan ng kanilang pagpalo sa isa't isa. Hindi lamang yun, Sir Jess, makikita silang parehong ganado sa bakbakan. Bigla na lamang na pinalo ng ugis sa parting kilikili ang aming malaginto, at sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita naming lahat na bigla na lamang na naglaglagan ang mga kulay gintong balahibo ng aming malaginto sa sahig ng sabungan, at ganoon din ang nooy ginawa sa kanya ni malaginto. Bigla na lamang binigwasan ng malakas na bultahi ng pagpalo sa parting kilikili ang ugis ni Lolo Pedro. Kumalat din sa sahig ng sabungan at naghalo ang kanilang mapuputi at malagintong balahibo ng dalawa, at pareho silang dalawang magkasabay na dumistansya o humiwalay sa isa't isa. Pagkabagsak nilang dalaway, ura-urada nilang hinarap at inatake ang bawat isa. Parehong magaling, parehong mabilis, at pareho talaga ang kanilang paraan o taktika ng kanilang mga pag-atake sa isa't isa. Pagtama ng tari ni Malaginto sa parting dibdib ng ugis, ay nakita naming lahat, Sir Jessa, kung papaanong dumulas lamang ang kanyang tari sa dibdib ng naturang ugis.
at pagpihit naman ng ugis. Sa aming malagintoy ay siya namang pag-angat ng kanyang paang may kargang tari at kanyang binigwasan ng isang solidong palo ang aming malaginto. Tumama yun sa kanyang parting puwitan. Ngunit hindi yun bumaon dahil tumalbog lamang yun nang tumama yun sa kanyang puwitan. Isang nakakamanghang salpukan at palitan ng pag-atake ang kasalukuyang nooy. Makikita sa loob ng sabungan, napapaiktad na na parabang tinatamaan din ng tari ang ilan sa mga tao sa labas ng sabungan sa tuwing nakikita nilang nagpapalitan ng pag-atake sa isa't isa ang dalawang panabong. Kumanti sa kanya ang naturang ugis nila Lolo Pedro sa paraang pinalawit ng ugis at kanyang tinangkang ibaon sana sa malapad na likod ng aming malaginto ang kanyang kargang tari. Lumagotob yun, Sir Diez, ngunit hindi yun bumaon. Dahilan upang sunod-sunod siyang pinalo ng pinalo ng aming malaginto at siya'y dinala ng aming malaginto sa gilid ng ruweda. Dinikdik niya ng dinikdik ang naturang ugis doon. Pero napakahiwagang bakbakan at punong-puno ng misteryo at kababalaghan dahil talagang dumudulas lang sa katawan ng ugis ang kanyang kargang tari o ng aming malaginto. Naglaglagang muli ang mga mapuputing balahibo ng ugis sa sahig ng sabungan. Ngunit hindi ito hinihingal, hindi rin ito kababakasan na meron na itong tamaan ng tari sa kanyang katawan. Pumalo ito ng malakas at nakita namin kung papaanong tumalsik ng napakalakas palayo sa kanya ang aming malaginto. Hindi pa ito nakontento, nakita naming lahat sa kung papaano niya sinundan si malaginto. Sinundan niya ito ng pagpalo, kinigigan niya si malaginto ng sunod-sunod. Ngunit nasayang lang ang kanyang mga pag-atake yun dahil walang nangyari ni hindi man lang iniinda ng aming malaginto ang kanyang pag-atake yun. Ilang sandali pa'y magkasabay nilang ibinuka at ikinampay ang kanilang mga pagpak. Magkasabay silang lumipad na parabang kanilang pinag-usapang sa ere ay doon nila itutuloy ang kanilang bakbakan. Muli silang nagpalitan ng pagpalo sa ere. Nakaawang na o nakanganga ang mga bibig ng lahat ng mga tao sa labas ng sabungan. Ngunit hindi sila Itay Kano at si Lolo Pedro dahil parang makikita silang nag-uusap ang kanilang mga mata. Tinapyas ng kanilang mga kargang tari ang kani-kanilang mga pagpak. Pagbagsak nilang dalawa sa lupang sahig ng sabungay, nakita naming lahat sa kauna-unahang pagkakataon kung papaanong may paunti-unti ng dugong gumagapang pababa sa paang merong kargang taring si malaginto. Hindi lamang yun, Sir Jess, mas lalo pa kaming kinabahan at natakot noon dahil hinihingal na ito habang makikita na itong nakapusturang parang papasugod sa ugis nila Lolo Pedro na nooy. Katulad ng aming malagintoy, duguan na rin ang kanyang paang may kargang tari. Hinihingal na ito at bagsak na at sumasayad na ang kanyang kaliwang pakpak sa lupang sahig ng sabungan habang ito'y makikitang katulad ng aming malagintoy, nakapusturang parang papasugod. Sa madaling salitay, higit na nakalalamang pa rin ang ating bidang si malaginto kung siya'y ikukumpara sa ugis nila Lolo Pedro. Bigla na lamang na bumuelo ang ugis at muli na naman siyang umatake papalapit sa aming malaginto at kanyang binigwasan ng malakas na pagpalo sa parting tagiliran ang aming malaginto. Lumagotob yun, Sir Diez, at nakita naming lahat sa kung papaanong bigla na lamang itong dumistansya papalayo sa aming malaginto. Ganoon din si malaginto sa kanya, mabilis itong tumayo. Ngunit nakapagtatatang hindi na siya umaatake sa aming malaginto. Ganoon din si malaginto sa kanya, naghiyawan ang lahat ng mga mamumusta dahil inisip nilang panalo na si malaginto. Mabilis namang dinakma ni Itay Kano si malaginto. Ganoon din ang nooy makikitang ginagawa ni Lolo Pedro sa kanyang hinihingal na ugis. Pinagharap nila ito
habang nakaantabay na ang sintensyador ng sabungan kung sino ang mananalo sa dalawang panabong tumuka si Malaginto sa ulo ng ugis ng dalawang magkasunod na kahit pa ito'y hinihingal na nakagaya ng ugis. Subalit nang ang ugis na ang binigyan ng pagkakataon na tumuka sa aming Malaginto ay biglang, "Panalo! Panalo ang hari ng sabungan! Panalo si Malaginto!" Ang pasigaw at masayang muling pagkakadeklara ng sintensyador ng sabungan dahil hindi na gumanti ng pagtuka sa aming nanghihina at hinihingal na si Malaginto ang kapareho niyang hinihingal ding ugis nila Lolo Pedro. Panalo! Panalo na naman si Malaginto! Maraming salamat po sa inyo mga mahal kong kamundo. Sa lahat po ng mga OFW'ng nakikinig sa atin ngayon, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat po ng aking mga silent listeners, hindi man po kayo nagpaparamdam sa ating comment section, ngunit ramdam na ramdam ko po ang inyong solidong suporta sa bawat mga kwentong ating ini-upload. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po at maraming salamat po kay Boss Wilmer Pulinar. Shoutout po kay Boss Janil Kaang. Salamat po sa inyo, Boss, na palagi pong nakikinig sa ating mga kwento dyan po sa Saudi. Shoutout po at maraming salamat po kay Ma'am Jocelyn Bregente. Shoutout po kay Boss Jat Magdas. Boss, maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel na ito. Shoutout po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Ma'am, maraming salamat po talaga sa inyo. Shoutout po at maraming salamat po kay Boss Edwin Villena na palagi pong nakikinig sa atin dyan po sa Alabang, Munting Lupa City. Shoutout po kay Boss Alberto Medrano at kay Miss Berlin Pacreya, mga OFW po ng Saudi Riyadh. Sila po ay palaging nakaabang sa series ng ating Malaginto. Ang shoutout po na yan ay galing po kay Ma'am Pardo Luta. Ma'am, maraming salamat po sa inyo. Shoutout po at maraming salamat po kay Ma'am Maria Lani Amoroso. Shoutout po kay Boss Joy Earl. Boss, salamat po sa inyo. Kay Ma'am Berhenya Bele. Ma'am, salamat po sa inyo, ma'am. Shoutout po at maraming salamat po kay Ma'am Chris Apple. Kay Boss Victor Tikala. Kay Ma'am Eliza Dilavin TV Vlog. Maraming salamat po sa inyo, mga boss. Kay Boss Rene Abalos, kay Boss John Alcantara, kay Boss Jan Gavin Moniva, kay Boss G Sumujo, kay Ma'am Chris Alcantara, kay Boss Chris Batok, kay Ma'am Milagrosa Lok, kay Boss Arnold Manligis. Maraming salamat po kay Boss DJ Diren Galido, kay Ma'am Rosie Dimisa, kay Ma'am Janly Carty, kay Boss Philly Rivera Remondo, kay Boss Ed Florence Tavigny, kay Boss Lowe Orolpo, kay Boss Merwin Olive, kay Mama Mona Lisa Palas, kay Boss Marcelo Calara, kay Boss Giobel, kay Boss Emiliano Rapples, kay Boss GP Alejandro, kay Ma'am Pardulota, kay Boss Hermelito Baloya, kay Boss Ariel Rivera, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Ma'am Lina De Los Reyes, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Lorendo Okay, kay Boss John Thomas. Boss, maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Edward Mawili, kay Boss Vic Artesa, kay Mama Michelle Yabot, kay Ma'am Roselyn Bertolano, kay Boss Rolly Galguera, kay Boss Daniel Andrada, kay Boss Nelson Implayo. Boss, maraming salamat po sa inyo. Kay Mama Yumi Tatom, kay Ma'am Nancy Bueno. Ma'am, maraming salamat po, ma'am. Kay Boss Oliver Joe Blaga, kay Boss Tuto G. Kulit. Boss, maraming salamat po sa inyo. Shoutout po at maraming salamat po kay Boss Bong Layog ng Sinibakan, Candelaria, Sambales. Kay Boss Efren Abadiano,
kay Boss Leonard Antoy, kay Boss Gavin Neras. Shoutout po kay Ma'am Edin Valiente at sa kanyang mister na palagi pong nakikinig sa atin dyan sa Caloocan. Ma'am, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Tokayo GC Candelaria. Shoutout po kay Boss RM Ulitin TV. Kay Boss Angelo Crelego. Shoutout po sa Team Greenhouse. Pinapa-shoutout po ni Boss Claire Omblero. Kay Tol Malvin Esguera. Kay Mampay Diaz. Maraming maraming salamat po ma'am. Kay Boss Sammy Baklas. Shoutout po kay Ma'am Mirna Acosta and family. Mama, maraming maraming salamat po ma'am sa inyo. Kay Boss Iga Norkewa na palagi pong nakikinig sa atin dyan po sa Pangahoy, Kalawag, Quezon. Kay Ma'am Ginaline Versosa. Ma'am, maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Rolly Bangkaya. Shoutout po kay Boss Francis Sit. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Hermilito Baloya. Shoutout po kay Boss Patrick Hernandez. Sa Family Alcantara at kay Jumara Timtim. Salamat po sa inyo mga boss. Shoutout po Sylvania 69 Gaming. Kay Ma'am Marilu Fugoy. Ma'am, maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Amer. Boss, maraming maraming salamat po sa iyo boss. Maraming maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig at pagsuporta sa ating munting channel na ito. Magandang araw o gabi po sa inyong lahat.